pag-uusapan natin mga kabakyard. Ha? Bakit nababansot ang tilapia? So, bakit yung tilapia mo maliit pa rin? Ganun. Ah, matagal lumaki. So, itong... Giant yung nakalagay dito, yung black giant tilapia. So dito naman po kami ng similya ng black dun sa kabila, red. Ayun mga giant, ayun mga kabakyard, lalaki, ayun lalaki ko. Hello mga kabakyard. So mga kabakyard, nandito po ako ngayon sa bukid, dito sa fish pond, na kung saan dito po ako nangungulekta ng mga fingerlings po ng red tilapia, fingerlings ng dalag, at fingerlings po ng black giant tilapia. Ngayon, pag-uusapan natin mga kabakyard, ha? Bakit nababansot ang tilapia? So, bakit yung tilapia mo maliit pa rin? Ganun. Ah, matagal lumaki. So, itong share ko mga kabakyard, nagbabase lang din po ako sa experience ko po. Experience po namin ang tilapia po, iba-iba po yung species. So ibang-ibang lahi po ang family sila ng cichlids. Iba-iba sila ng ano, na strain kumbaga. So meron tayong mga strain po na tilapia na maliit lang. So na kung saan yung dito tinatawag sa atin sa Pilipinas native, pero hindi talaga native sa Pilipinas yon. Introduce din yon, so naging invasive lang dito sa atin na kung saan maliit lang talaga yung tilapyang yon. So yon, meron bagong introduce din na tilapya, yung kung saan ito po yung extra large. So yung strain niya, mapapansin mo pa lang yung stripe, yung ganyan, ito, yun yung kulay, may stripe siya. So ngayon mga kabakyard, ang tilapya natin bakit nabansot? So kadalasan din sa dahilan mga kabakyard kung bakit nabansot, baka crowded po yung pinaglalagyan po natin. Opo. So, halimbawa sa ganito kalaking pond, yan, ganito. So, magkikwenta na lang tayo mga kabakyard kung gaano karami yung ilalagay natin para mabilis lumaki yung tilapia. So, ito, kumbaga, itong diretsyong to, 100% yan. So, 100% na yan, ang ilalagay natin tilapia dyan para mabilis lumaki, at least 40%. So, yung 60%, yun na yung pag-a-adjustan ng katawan po nila. So, ang tilapia, sabi mo, inalagaan yan sa masikip na lagayan, nabansot, so ilang months na maliit pa rin. Pwede pa din po siyang lumaki. Kapag nilagay mo siya sa mas malaking lagayan, mag-a-adjust ulit ang katawan niya, at yun mga kabakyard, lalaki ulit siya. Opo, so, yun po mga kabakyard, nagbabase lang din po ako sa experience ko po, experience po namin. So, yun mga kabakyard, pag hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman. So, thank you so much mga kabakyard.